channel, kasama ko na naman ang aking kapatid para mag-review ng chicken wings and then ng shawarma from On the Wings of Fans. Dejo ko lang, ito yung FB page nila and ito yung price. You can visit their page para umorder and order na kayo guys sa may Caloocan lang yan and sa mga malalapit dito, order na kayo guys. So bago kami mag-start mag-review guys, papakita ko sa inyo kung saan siya nakalagay, kung ano yung ano niya. Ayan. So eco-friendly siya guys and may silver sa loob, pwede niyo rin siya ibenta. Meron silang apat na flavor guys. Merong buffalo wings, honey garlic, ayan, salted egg, ayan. And then Sachi's bacon. Tama ba yung pag-pronounce ko, Sachi's bacon? Alam nyo guys, ngayon lang kami naka-encounter ng Sachi's bacon. Nagulat kami, may bacon din talaga siya sa may ano, naka-wrap sa may manok. So excited. And then meron silang shawarma. Ayan, ang in-order namin is beef and only 50 pesos. Ayan. So murang-mura lang siya. So mag-start na kami guys, kain na tayo. Pero bago kayo kumain, alam nyo tanda mag-hugas ng kamay. Start na tayo. Ano na mukain mo? Ito, ito yung... Ayan, ito din yung gusto kong own ng tikman kasi salted egg siya. So, tikman natin. Ang lambot. Hindi makapal yung wrapper. Ang tumak. Mala siya yung balat niya. Mas ko sa loob. Malasa. Hindi lang balat niya. Ay, kumain. Ah, ay! Tumama sa baan ko pasta. At saka, napansin ko, di ba, pag yung ibang manok, pag malamig na siya, ang dry na, pero ito hindi. Tsaka, malambot pa rin yung wrap. Kasi nung nagluto ako nito, nung tumigas. Ang kabal lang ba? Dito na talaga yung buto. Ang sarap niya. Yan. Kung nagtataka kayo guys, wala kaming kanin. Ayaw na namin magkanin. Nakakabusog masyado. Nakakabusog kasi agad. Ito din, lasang-lasa mo talaga yung ano, alat na. Siya kung anong flavor niya. So, ano flavor yung niluto yung kinain natin nakara yung dati kong vlog? Parmesan. Ayun, so. Ang karit mo balat. On the Wings of Fards. Na, gusto ko rin matikman yung parmesa nyo. Garlic parmesa nyo. Ayan. Kung gagawa kayo, order kami ulit. Kasi yun talaga yung gusto kong flavor sa ano, chicken nyo. Ayan. Ito yung ano pala, may sausawang pala siyang kasama din. May ano to eh, yung hot sauce. Hot sauce? Wala na. Tinanong kasi ako kung kailangan gusto ko ng hot sauce. Wow! Ano to? Ano ba to? Garlic. Ano ba tawag doon yun? Yung amoy garlic na mayonnaise? Alam ko yun eh. May tawag din eh. Tawag mo kaya to. Ano nga ulit yun, sis? Ano yun, guys? Comment nga kayo. Paano yun? Masarap to, pang dip. Okay, ang next kong itatry is ito, yung salted. Ay, hindi. Ano? Honey glaze. Ay, honey glaze ba? Honey garlic. Teka nga, nagkakalimutan. Tama. Ayan, honey garlic. Ayan o. So, isasawsa natin siya. Wow. Tapos guys, yung manok nila is malaki din naman. Hindi siya maliit. Hindi siya tinipid. Ang sarap ng sausawan. Okay. Ano? Perfect siya sa ano, wings. At
lasang-lasa mo yung honey. Ang sarap. Matamis pala talaga siya. Akala ko yung sausawan. Yung mismong manok. Ang sarap ba? Mm-hmm. Hindi lang ako makakasalta dahil sa sarap eh. Sino ka? Nakalimutan ko na kung sino ka. Hey guys, nakakalimot kayo pag nakakain kayo nito. Garanto ko ah. Kasi nalalablagan niya. Tingnan niyo yung balat guys. Manipis lang siya. Ibig sabihin, hindi siya sobra sa ano, harina. Or kung ano man nilagay dito. Kasi pag makapal yung harina, titigas pag lumamig na. Tulad ng minakbang namin ba? Ang sakit niya sa ngipin. Sorry ah. First time eh. Dami kasi. Kahit hindi na siya isausaw, although masarap din naman yung may isausawan, parang ang sarap kasi talaga mismo ng manok. Ano? No? Yung loob din eh, masarap. Hindi lang siya sa balat. Hindi siya dry, tulad yung sinabi ko kanina. Ang lambot din. Okay, hindi kami nagsisi na umorder kami sa kanila. Parang mapapalipad ka sa sarap. Perfect to pag, syempre ngayong quarantine. Wala pa 5 minutes. Diba hindi kayo makalabas? Umorder na lang kayo sa kanila since masarap naman, sulit na sulit. Magkano delivery fee nito, Be? Answers? Ayan. Depende siguro. Yung delivery fee, 30 pesos, pero depende siguro sa, ano, sa layo. Kasi medyo malapit naman kami. And then sila mismo yung magde-deliver, guys. Hindi nila ibubook. Kaya para so, mas mababa. Makaka-safe din and mas mababa. Ano makaka-safe? Safe na madi-deliver sa inyo na maayos. And makaka-save ng... Yeah. Ng fee. Safe and save. Yes. Ayan. Ang sarap niya, maski itong maliit na to, mapapakain ka kasi minsan diba iniiwan na lang to. May birthday ma. And then, the next natin titikman is, eto. Sachi bacon. Yeah. Hinuli namin, hinuli ko to. Ikaw, ano, bakit mo siya hinuli? Kasi may bacon siya. Ayaw, mahilig kasi kami din sa bacon. Chusero ka. Char! Yaman ka. Hindi, syempre masarap kasi bacon. Na-improve so, naman ngayon. Hindi na so, titikman natin ah. Char! Yes. Tikman muna natin ng walang sauce. Sa akin, sa kanya ako may sauce. Din. Ay, sige. Okay. Ano ba? So, titikman ko may sige, sauce. May sauce. Sa akin wala. Masarap. Lasang bacon talaga, guys. Tapos yung bacon niya. Magulat ka, lasang litsong manok lang to. Alam mo yung maganda kasi may bacon siya, pero sinong sila ng prices. Yeah. Yun ang napansin ko. Tapos yung bacon nila, may bacon, marambot din. Okay, paano nila buwato? Tama lang yung pagkakaano. Tsaka maganda yung combination nila. Masarap yung combination pala nito ah. Ang galing nyo ah, on the wings of pads ah. Naisip nyo to? Sa same price din sila, no? Hindi sila, hindi sa iba kasi tinataas yan, di ba? Pag may kasama kami. Ang sarap. Hindi pa ako busog. Ako dyan. Locking light. Yeah, tsaka, parang may enjoy yung chicken wings kapag wala. Sa amin lang yung dears, ha? Huwag niyo po kami i-bash. Iba-iba naman tayo. Sabi sa iba, mas gusto may kanin. Kasi kami guys, madali kami mabusog. Para ma-enjoy namin. Kasi may kakainin pa kaming shawarma. So, para hindi mapuno agad yung chan namin. Malasahan namin talaga kung anong lasa talaga nila. Ang sarap na inip. Kain mo. Makuha ka dito.
chicken. Sigma mo yung baby bacon. What's up? Pwede ka bang mamili na ito kung anong part ng chicken, ganun? Ah, okay. So, guys, ano? Ang binibigay nila, tatlong chicken wings and tatlong, ano bang part nito? Drumstick? Ayan, drumstick. So, tatlong chicken wings and tatlong drumstick. So, di ba magkadugtong naman yun, tas hiniwa. So, isang buo. Ito rin lang yun, itong wings lang din. Ito, nagustuhan ko to. Yung honey garlic, guys. Ah, sa iba di ba honey glaze? Hindi ba honey glaze yung sa iba? O honey garlic? Ngayon lang ako nakakain ng wings eh. Hindi ko sure ah, kasi ang lagi ko kasing ino-order sa chicken wings, guys, is ano, garlic parmesan. Hindi ako ano talaga kung honey glaze ba yun o honey garlic. Pero eto, masarap. Nasarapan ako. Dito sa honey garlic, guys. May pagkalasang matamis. Pero hindi siya sobrang tamis. Lasang honey talaga siya. Hindi kasi ngayon lang ako nakatikim ng honey. Ngayon ko lang napansin, guys. Yung honey garlic nila, may garlic mismo. Ano sa ano, balat. Nakikita nyo ba? Basta meron siyang garlic mismo sa ano, sa may balat niya. Pero hindi naman mapait, masarap. Alam niyo yung garlic sa may mani? Maliliit lang. Sarap. Hindi mo ganang malalasahan. Kasi nang nangingibabaw yung honey. Kain pa ako nito. Pala yung mechanics para sa load. Dahil malapit na tayo mag 300. Tatlo na lang. Subscribe nyo na. Tatlo na lang eh. So, ayun. Okay, guys. 10 students yung bibigyan namin ng tig 100 load. Dapat meron kayong GCash. Magpo-post ako sa FB page ko ng mechanics. And dun kayo magko-comment sa FB page ko. So, susundin nyo lang yung mechanics para makakuha kayo ng 100 pesos load. Kailangan may GCash kayo, guys, ha? Ayun. So, kapag kayo yung napili namin, ipi-PM ko kayo para dahil kukunin ko yung GCash number nyo. And ang next namin itatry is, ayan, so nakita nyo, nasarapan kami masyado dahil unti na lang yung natira. Shawarma naman. Wow. Ito. Punong-puno ng beef. Kikita nyo, guys. Oo nga, siksik siya. Siksik. Sa ibang laki ng wrapper. May okay, nanguha. May nanguha. May nanguhang pusa. May gumapang na kamay. So, tikman natin kung anong lasa. Veggie spray. Ito, mayonnaise. Ang puti. Ang sarap? Mayonnaise ng puti. Hindi, parang katulad lang siya dito. Katulad din siya dito, yung may garlic. Ang lambot ng tinapay.
Ang sarap ng beef. Ikaw. Nalalito ako. Nalagay ko na lahat. Nakakapa ko, parang punong-puno sa loob. Oo. May iba shawarma kasi hanggang dito lang. ang haba ng ano. Tapos yung tinapay na. Parang nakakapa ko siya guys ha. May lamang pa siya sa dito. Titingnan natin mamaya pag naubos ko. Pag naubos natin kung may lamang pa rin siya hanggang dulo. Parang corneto, hanggang dulo meron. Masarap. Ano masasabi mo? Hindi nyo nagsasalita nyo na. Masarap. Hindi siya tinipid. Ano sabi mo? Masarap. 50 pesos lang siya, pero hindi siya tinipid. Tapos pag nahawakan niyo siya, guys, malaman talaga siya, hindi siya manipis. So malalaman mo may laman talaga. Malalaman mo may laman talaga siya. Siksik talaga siya. Dito sa shawarma, mapapalipad ka din sa sarap. Lipad. On the wings of pards. Malapit na natin maubos guys, pero ayaw patalo ng baka. Hanggang dulo siya. Kapain mo yung dulo? Meron pa rin talaga. Hanggang mo yan. Ang galing. And guys, hindi to sponsor guys ha. Binili namin to guys. And totoong masarap talaga yung tinda nila. Ano sabi mo sa sinapay? Parang cake. Hindi. Masarap din naman siya pero iba talaga dun sa ano. Anong tawag din ang lagayin talaga ng shawarma? Ah, yung mga natitikman mo talaga. Yung medyo matigas. Ito kasi malambot. Okay guys, yung ano niya, yung balot niya, malambot siya. Pero hindi same sa mga shawarma na natitikman mo. Pero malambot siya guys, and hindi siya pangit na, kasi syempre, yung mga natitikman talaga natin shawarma, alam natin yung lasa. And then ito kasi, first time namin makatikim sa kanila, yung shawarma. Pero dahil nga, hindi sila same, okay lang kasi masarap naman, malambot. Sulit pa rin, sulit pa rin. So, lasang shawarma pa rin siya. Guys, hanggang dulo din yung pipino, ha? Ano yung kamatis, ha? Ayaw patalo talaga. Maski yung gulay, ayaw patalo. Ay, wow! Ano nyo, guys? Hanggang dulo, meron. Saan ka pa? Order ka na. Pasensya na kayo, nakikita niyo yung kamay ng manager namin. Ayan, kapag pag kumakain kami sa harap niyo, laging nakikita yung kamay niya na gumaganon-ganon. Medyo shy kasi siya sa camera. Pero maraming nag-aabang sa'yo sis, na lumabas ka. Kailan ka daw lalabas sa ano? Camera. Oh, parang di pa nakita sa atin. Hinihintay daw nila na makasama naman surprise, natin. Ha? Na makasama natin si ate. Kung kay ate Nikki? Oo nga, pero matagal na kasi yun sa siya. Malalasahan mo na fresh yung ano. Yung kamatis, yung pipino, tsaka yung onion. Kasi yung onion, lalong yung onion, hindi mapait. Satisfied ka ba? Hindi naman halata, no?
Ayan guys, tapos na kami kumain and magbabasa muna ako ng mga tanong. Ayan. Hindi na nag-my day ako ng questions. Tingnan natin kung ano yung mga tanong nila. Expected ko na na walang magtatanong. Pero meron naman nagtanong. Medyo madami naman. So, number one, from Janica Jane Lupdag. Hi, Nika. Kapani ng boyfriend ko. Kailan ka punta sa bahay? Hinahanap ka ni Eman, tita. Ayan, pagtas ng pandemic, pupunta ako dyan. And then the second, masarap po ba ang blueberry and strawberry cheesecake namin? Super sarap! Order na kayo guys kung gusto nyo umorder ng blueberry and strawberry cheesecake na hindi tinipid. PM nyo na lang ako sa mga friend, FB friend ko dyan. PM nyo ako or PM nyo siya, magma-my day ako ulit kung ano yung, kung saan kayo pwede mag-PM. And yung picture nun, hindi kayo magsisisi. And from Ate Mylene Miguel, hi Ate May, kamusta na? Miss you. Sino madalas malaglag sa higaan? walang nalalaglag sa higaan, pero yung nanggigit-git. Ikaw yun. Hindi ako. Ikaw yun. Pero yung nagpapatulog ng unan. Pero siya ngayon yung nanggigit-git. Kasi yung electric fan nasa gitna. So strategy niya pala yung gumigit na siya. Kaya pala pawis na ako sa gilid. Pero guys, pinapatulog niya yung gongpi niya. Sa gitna pa namin. Pero ikaw yung nanggigit-git naman. Okay, next na tayo. From Eng Santa Maria. Hi, Bev! Bev, anong nagpa-inspired sa'yo para maging isang vlogger? Kasi ano, dati pa naman ako may channel kasi ang nagpo-push talaga sa akin ito tsaka si Ate, so yung magiging manager ko soon. So sila yung nagpo-push sa akin kasi makapal daw yung mukha ko. Pero ano, nagpa-inspire talaga sa akin si Basel, the Hungry Syrian Wanderer, kasi hindi siya Filipino talaga pero nandito siya sa Pilipinas. Syrian kasi siya, tapos nandito siya sa Pilipinas na ayan, nakatira. Tapos tumutulong siya sa mga Pilipino. So, yun yung nagpa-inspired sa akin. Kasi gusto ko na tumulong din talaga. And sabi ko nga sa sarili ko, sa unang sahod ko, pag sumahod ako, ayun, so mamimigay tayo sa mga homeless. Ayan, sana ma-meet ko siya someday. Hi, Basel! Ayun, mahilig din kasi siya sa pusa, kaya pinapanood din namin yung mga vlog niya. Ayan. Ang bait niya. Next, Bless Carlos. Hi, sis! Hindi ko masama yung tanong na ito ni Bless, visit ka. Ano bang ibig sabihin nito? Ano po favorite position nyo, Char? Yung ano, position, agent, ATL o TL ba, sis? PM mo ako kung ano doon. Okay, the last question, guys. Hindi ito madami, ha, kasi hindi naman talaga ako nag-expect na may sasalang may magtatanong. Okay, from Bianca Marte Gonzalez. Hi, Bianca. Okay lang ba tumaba ka, taba like ni Bianca, or mas gusto mong payat ka? Okay lang sa akin kung tumaba or pumayat, pero payatin din kasi talaga ako. And hilig ko na rin, excuse me, hilig ko na rin kasi mag-workout guys. Kaya siguro payatin lang din talaga. And ayun, depende naman din sa inyo yun guys, kung ano ba talaga yung gusto nyo. Kasi sa akin talaga, payatin din talaga. And na-help din siguro ng workout, ayan. So yun na share ko nga sa inyo before, yung vlog ko. Yun, mahilig din kasi talaga. So ayun lang guys. Hi guys, so sasagutin ko yung mga tanong na hindi ko nabasa kanina. And may mga nagtanong pa. So sasagutin natin kasi hindi pa naman ako tapos mag-edit. Ayan, so from Eng Santa Maria. Hi Beb. Any tips para sa mga nagbabalak ng magsimulang mag-vlog? Thanks Beb, pa shout out later. Ayan, shout out sa you Beb. Tips ko para sa mga gustong mag-vlog, be confident. Be confident sa mga sinasabi mo. Be confident kasi syempre kailangan may lakas ka ng loob. Dahil kung makausap ng tao eh, parang nasa harap mo yung mga nanonood sa'yo. So, dapat hindi ka mahihiyain. Ako, dati pa ako may channel pero hindi ko masyado napopromote kasi nahihiya ako. And then, upload ako ng tuloy-tuloy halos once a week nung nagka-pandemic, nung nagsimulang nagkaroon ng pandemic, siguro April at or end of March, nag-start ako na mag-upload-upload dahil nandito lang din ako man ako sa bahay. Although work from home ako, may time ako na mag-edit kasi nandito man ako sa bahay. Tapos, ayun. And, ayun, na-push ko yung sarili ko na mag-vlog and ayun nga, parang nag-enjoy din ako dahil kasi ano eh, ako yung taong ma-share. So, sinishare ko yung alam ko, sinishare ko yung gusto ko, ganun. Alam niya ng mga kaibigan ko, alam na yan ng mga nakakakilala sa akin na masyado akong ma-share.
Ayun, so na so naisip ko na yung po ano man yung alam ko, kung ano man yung skincare ko, kung ano man yung ano, ganito ganyan, ma-share ko dito sa pag-vlog ko. Tapos second is just be yourself. Kung ano ko sa personal, dapat ganun ka rin sa pag-vlog. Kasi syempre, yun naman talaga yung gusto natin eh. Maging totoo tayo. Tapos, ano pa ba? Kasi, maski ako baguhan pa lang ako sa pag-vlog, makikita nyo 297 pa lang yung subscriber ko. Mahirap makahakot ng maraming subscriber. Unlike pag artista ka or kilala ka or maraming may gusto sa'yo, I mean maraming nakakakilala sa'yo, ang bilis umangat ng subscriber. Pero kasi ako, nahihirapan akong tumaas yung subscriber ko. Nagpapasalamat ako sa lahat na nag-subscribe dahil 297 na tayo. And super saya kapag alam mo yun, yung sobrang saya dahil may nagsusubscribe sa'yo kahit hindi ka ganun kasikat, kahit hindi ka ganun kakilala, may natutuwa pa rin sa mga vlog mo. Parang ano din kasi, kala ko dati madali lang mag-vlog sa mga napapanood ko. Pero ang hirap din pala kasi parang nagtatrabaho ka din talaga. Dahil syempre kailangan mag-isip ka kung ano sasabihin mo, mag-isip ka kung ano yung content mo, mag-isip ka paano, kailangan paano mo i-edit. Syempre ako yung pag-i-edit. Ako lang yung nag-i-edit ng video ko and then yung thumbnail ko, si ate yung gumagawa. Thanks to you! Ayun, so, ayun, mahirap din pala talaga kapag hindi ka kilala. Pero okay lang kasi achievement mo rin na may nagsusubscribe sa'yo kahit pa isa-isa. Malapit na tayo mag 300, tatlo na lang. So, subscribe na guys. Ayan, so. And then, the second is, from Limuel Salapi, Toledo. Hi, Chong. Ayan. Paano di magmukhang babaero? Hashtag good boy si Limuel. Paano nga ba? Hindi ko alam. Hindi mo akong lalaki, Chong eh. Hindi. Paano di magmukhang babaero? Hindi ko alam kasi tanungan natin yan sa mga boys, paano ba magmukhang hindi babaero? Ayan. Okay, sige, hashtag good boy si Limuel. Okay, Chong, good boy si Limuel. Good boy ka naman talaga. Ayan, good boy ka na ngayon. The next is from RC Kalangan. Hi sis. Long time no chat ha. Ano nga ba pwede magtanong? Post mo pico sa vlog mo para magka-jowa na ako, sis Char. So, ayun, sige. Ito siya. Ayan, so ayan din yung FB page niya sa mga naghahanap ng jowa. Chat niyo na siya. Okay, guys, may nadagdag na tanong. Sasagutin namin dahil hindi pa naman ako tapos talaga mag-edit. Who is mostly the annoying sister? Me. Actually, parehas lang kami kasi minsan naaasar ako sa kanya, minsan naaasar siya sa akin. Ano ba yung pinaka nakakaasar sa akin? Pero wala lang. Parang wala naman din talaga. Kaming kinainisan sa isa't isa. Ano lang talaga, nagugulat kami sa pinagkagawa namin sa isa. Pag... Oo nga, nagugulat kami. Kunyari siya, may gagawin siya. Tapos biglang magugulat ako, look! Tapos ako, kung mag-makeup ako na lang bigla, magugulat siya. Ginagawa nito, nasa bahay lang naman. So, ayun lang. Ay! Parang hindi naman talaga siya annoying eh. Parang trip lang namin yung isa't isa. True, yan. From Hazel Fadera. Hi, be! Kamusta? Ingat lagi. Ayan, meron pa akong nabasa sa Instagram. So, from Maria Nidwasa. Hi, be! If you won the lottery, what would you do and why? So, alam nyo ba guys, kapag lagi kong iniisip, lagi kong inaan sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng maraming pera, talagang gusto kong tumulong talaga sa mga nangangailangan, like sa mga homeless talaga, sa mga kailangan talaga ng tulong. Kasi pag may nadadaanan akong homeless o yung mga nanghihingi, yung ganyan, syempre nakakaano yung mga nakakalungkot yung sitwasyon nila, lalo na ngayong crisis. Ayun, so, and why? Masarap kasi sa feeling na, ano, sila yung binibigyan mo dahil nakikita mo yung ngiti nila, na appreciate nila kahit gano'ng kamliit or malaki. Kasi naranasan ko na rin magbigay, pero hindi ko naman siya binavlog. Ayun, tapos nakikita ko yung ngiti nila, yung sobrang pasasalamat nila. Ang sarap sa feeling talaga, guys. The next is from
Tosa Roll, ayan, from EJ, yung isa kong agent. Ang tanong niya, mabait ba ako, ma'am? Oo, mabait ka naman. Actually, lahat kayong agent ko mabait. So, wala namang problema doon. Pumasok ka na. At sana makabalik ka sa team namin, kayong mga nasa EE. So, miss na namin kayo lahat. And then, doon nagtatapos ang aming vlog. Thank you so much sa panonood, guys. Sana nag-enjoy kayo. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And order na kayo kung natatakam na rin kayo. Nagki-craving kayo sa chicken wings and sa shawarma. Hindi kayo magsisisi, guys. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. Have a nice day. Stay safe.